ba yung story ni ano, Robert Dadal? Bakit yung sorry sila dun, ha? Hindi ko kasi alam kwento mga... Hindi mo ba alam yung story nila? Hindi niya alam. Siya lang ba yung hindi alam? So hi guys, welcome back to my channel and this is Rek Rek. So salamat sa pagbisita. And kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay subscribe mo na yan. Just ring the bell button for you to be updated on some of my updates. So, isa ka ba sa mga nagtatanong kung bakit marami yung mga nagsasorry dun sa manika na hindi ko kasi nag-open ako sa aking social media account sa Facebook. So may nakita ako dong Facebook. So may nakita ako dong manika, then ang dami nagsusorry, as in, pop out talaga yung, ano, yung comments, as in, sorry, sorry, sorry. Tapos nagtatanong ako, bakit sila nagsusorry dun sa manika, wala naman sila nagawang kasalanan, ganun. So, ito na yon. Kung isa ka rin sa mga nagtatanong kung bakit ba sila nagsusorry, so, nasa tamang video ka. And ito yung totoong story kung bakit karamihan sa mga nandoon is, ay kung bakit karamihan is nagsusorry dun sa manika. So, are you ready? So, start na tayo. So, ayun guys, ito na yung kwento ni Robert Dadal. So, yung Dal na nakikita natin sa social media, yung pangalan niya is Robert Dadal. So, nilisted ko lang yung, ano, yung ilan sa mga information na pwede kong masabi sa inyo para hindi tayo magkalito dito. So, si Robert Dadal, may curse noong past pa. So, dati pa siya. Then, yung curse na yun is pwedeng pumatay ng tao. So, si Robert Dadal ay isa sa pinaka, ano, kinatatakutang dal sa buong mundo. Then, kapag once kasi na makita mo yung site na yun, nakalagay talaga doon, pray before you read. So, mag-pray ka daw muna bago mo basahin lahat ng information na pwede mong mabasa dun sa pupuntahan mong link. Or so, bago mo makita yung picture, so ito yung paalala muna, bago mo makita yung picture, you need to pray kasi, ayun nga, may curse daw na pinaniniwalaan doon na pwede pumatay ng tao. Then, si Robert Dadal ay tunay na ghost story. Sa Haunted Doll sa museum in Key West, Florida. Tapos marami yung nagsasabi na nakita na doon nila yung doll na yon na naglalakad, nagbiblink, or yung ano, yung nagjiggle, yung parang ha-ha-ha, yung parang tumatawa ng paunti-unti. Yung parang sa mga napapanood natin sa mga horror stories. So, yun. Ganon din daw yung parang napapansin nila dun. Then, kung makikita mo yung sa doll, harmless siya. Wala siyang kaakibat na ano, na masama, ganon. Kasi, parang pag makikita mo, nakakaano naman siya sa mga bata. Nakakapang-akit. Si Robert Dadal nakaupo ito sa underlock and key in a glass case located in the basement of museum in Key West, Florida. So yun nga, sa unang tingin, hindi siya talaga nakakatakot and di mo masasabi na makasasama ito. On 1897, family name Otto lived in nearby house in Key West. So marami sila mga taniman. So, sa sobrang dami ng taniman nila, kailangan nila ng maraming trabahador. Then, hindi nila tinrato ng maayos yung mga trabahador doon. So, siguro nagkaroon, hindi natin alam, pero ang sabi dito sa story, hindi nila maayos sa pinatunguhan yung mga trabahador. Tapos, may isang babae na nagbigay ng doll doon sa anak ng Otto family. So, yung pangalan ng lalaki na binigyan is Jean. Tapos, hindi nila alam na yung babae na nagbigay or yung batang babae na nagbigay is meron palang alam na sumpa or parang marunong siya sa mga bad magic. So ina nga, hindi nila alam na yung batang babae na nagbigay ng doll is merong alam na mga bad magic. Tapos, so diba yung si Jean, yung anak ng Otto family, ang madalas, ang totoo niya talaga pangalan is Robert. So, ang pinangalan niya dun sa doll na binigay sa kanya ng batang babae is Robert. So, naging Robert the doll. Part ng family nila is nakarinig na yung doll na daw yun is nagigigil, naglalakad sa mga windows, sa mga kung saan-saan. Kaya nahalata nila yung presence ng doll. Tapos,
one time pa nag-invite sila ng ilan sa mga kaibigan, tapos yung doll nilagay nila dun sa attic. Hindi ko alam kung anong attic, pero basta nakalagay dito, dun nila nilagay. Tapos marami yung mga nagsasabi na meron daw naglalakad dun sa attic kung saan nakalagay yung doll. So wala namang ibang tao na nandoon or walang ibang bagay na pwede maglakad. So yung doll lang yun napaghinalaan nila. So siguro yun yung naglalakad. So ayun yung paniniwala nila na nagjijigled yung doll. Then simula nun, wala nang pumunta dun sa bahay na yun. Wala nang nag-visit kasi natakot nga sila dun sa doll na yun. Then dumating yung panahon na namatay na si Jean Otto, yung bata na pinagbigyan ng doll. Kasi hindi natin, wala na dito sa story kung, ay sa history kung ano yung kinamatay. Basta sabi, namatay. Tapos, yung bahay na yun is parang wala na nakatira. Tapos, dumating yung ano, yung panahon na binenta na yung bahay na yun sa bagong may-ari. Tapos, yung kwento ni Robert the Doll is parang namatay, parang parang hindi na siya nag-trending, kumbaga. Hindi na naging kilala, hindi na nalaman ng ilan. Tapos isang batang babae, 10 years old pa lang yung bata, 10 years old, nakita niya yung doll. Then parang siya na din yung naging bagong owner ng doll. Kasi sila na yung bago nakatira dun. So kung ano yung bagay na nakita nila dun is sa kanila na lang talaga, sa kanila din. Tapos, ang nangyari, diba naging, nasa kanya na yun si Robert the Doll, sabi niya, naging parang sumpado yung buhay niya na sa loob ng 30 years, guys, 30 years, parang naging miserable yung buhay niya, walang naging maganda. Then, sa paniniwala niya, ang naging dahilan nun is yung doll. Kasi simula nung dumating yung doll na yun, naging nagkasira-sira na talaga yung buhay niya. So, simula nun, parang nilagay na siya sa isang museum. So, ganun pa rin. Kung ano yung nakikita niyo din sa picture, yung ganito. So, yung nakikita niyo sa picture niya yan, ganyan din yung suot niya talaga. Nung simula siguro nung nakita pa siya ng mga dating may-ari. So, sabi nila, nung nilagay na to sa museum, ilan sa mga nagtatrabaho sa museum is nakakapansin din na itong doll na to is meron talagang meron talagang kababalaghan na minsan gumagalaw, minsan nagjijigal, kung ano-ano. So, ayun guys. Ayun yung pinaka-history nung pinaka-nilalaman ni Robert the Doll. And ito pa, isa sa nakita ko dun sa nung binasa ko yung site na yon. Mamaya ilalagay ko sa description box yung pinaka-site nung nakita ko sa yung story nito. So, may isang lalaki, yung pangalan niya is Kyle. Tapos, nag-scroll, then nakita niya yung page nito ni Robert the Doll. Tapos, hindi niya pinaniniwalaan, hindi daw siya nag-sorry. Kasi, ba't ba ako magsasorry? Parang ganun yung nangyari. Ba't ba ako magsasorry dun sa doll na yun? Hindi naman, doll lang naman yun. Tapos, anong nangyari? Hindi niya pinaniwalaan yung curse sa nakaakibat nitong doll na to na pinaniniwalaan nila. Tapos, nandun siya sa isang condominium. Then, puro comment siya, mga uto-uto, ganun-ganun, hindi kayo ba't kayo nagko-comment sa isang doll? Ba't kayo nagsasorry? Ganun-ganun. Tapos may nag-reply, bro, mag-sorry ka, ganito kasi, kung gusto mo pa mabuhay, ganyan-ganyan. Tapos, hindi niya napinasin yung ibang mga comment. Tapos, may nag-send sa kanya na patungkol kay Robert the Doll. Tapos, so, ang nangyari dun sa story na yon is, hindi siya naniwala dun. Then, may nag-send sa kanya na mamamatay siya sa gantong oras, gantong date. Then, nung pumunta na yung mama niya sa condominium nung ni Kyle, dinagtaka yung mama niya kung bakit ang dami daw ng mga pulis na nakatambak doon sa labas. And sabi, kayo po ba yung mama ni Kyle? Ganyan to. Sabi, opo, kami po. And tumawag daw sa kanila na may namatay. Then, nakita na lang nila na namatay na si Kyle in that time kung kailan sinabi din nung messenger nung doll. Diba, kanina nga nag-message yung doll kay Kyle.
kayo. Tapos, ayun din yung time na ano, na pinamatay ni Kyle. So, yun guys. I hope na nag-enjoy kayo and nalaman nyo na yung story ni Robert Dadal and wala nang iba pang doubt sa isip nyo kung ano pa yung ano, ano yung story. Balito bakit nagsasorry. So, ayun, nalaman nyo na din. And, guys, remember, nakadepende sa inyo kung maniniwala kayo sa mga bagay-bagay. And, ako kasi, hindi ako naniniwala sa mga ganito mga fiction lang, yung mga usap-usapan. Kasi, ano, kung kapalara mo na talaga na mamamatay ka na, ganun yun. Kahit hindi na ganito-ganyan. So, kapalara natin yung mga bagay na nagyayari sa atin. So, ayun. And, hindi ko papakailaman yung ilan sa mga tao na naniniwala pa rin doon. Basta, huwag lang natin, ano, masyadong i-eternalize na, hala, baka mamatay nga. Basta, medyo nakakatawa lang kasi ng konti. So, ayun guys, salamat sa panonood. And don't forget, share, subscribe, and ring the bell button for you to be updated sa lahat ng mga susunod ko pang mga updates. And salamat sa pagbisita. Bye-bye. Ganun kaya.